kaka, yung sobrang exercise din po. Yan, nasobrahan din po kasi ako sa pag-TikTok. Yan. Yan. What? Kaya, isa rin po yan. Kaya tumigil-tigil po yung mga may asthma dyan na, sige TikTok, tumigil na po muna kayo at magpahinga po kayo. Hmm? Normal ang aking x-ray. Normal siya. Pinauwi rin kami agad. Yan, nandito kami sa parking lot ng hospital. Naamiri. Madaling araw, nandito na kami sa hospital kasi nagche-chest pain ako. Yan. Dahil may asthma ako and nagka-asthma attack ako 3 days ago. Nagtawag kami ng ambulance pero hindi rin kami natuloy sa hospital kasi na-relieve siya. Pero ngayon, nag-chest pain. Eh, nagpunta kami ng hospital. Ayan. Ayan. Mga 5 a.m. 4:30 a.m. Nandito na kami. And natapos na yun. Nag-x-ray ako. Okay naman. So, yun. Naghintay na lang kami ng service. And Hi, what's up, mga kapatid? Yun, nandito na naman po tayo. And yes, for today's video, nakita niyo po yung aking introduction. Yon. So, pag-uusapan po natin yung tungkol sa asthma. Kasi po, marami pong, siguro katulad ko na may asthma dyan na napaparanoid po. Kasi ngayon, uso diba yung virus. Yung virus, sabi ni Duterte. Uso po yun ngayon. So, tignan po natin yung kaibahan ng asthma at ng COVID. So, yun po yung nangyari sa akin ay pure asthma attack lang po at yun wala po akong virus. Yan, dahil 7 years na po akong may asthma. And, yun, nagkaroon po ako ng asthma attack, severe asthma attack 3 days ago. And, dahil wala pong transportation ngayon, lahat po ng taxi, bus, ay kinansel po ng gobyerno ng Kuwait. So, tumawag po kami ng ambulance, 112. Yan, napakabilis po. Sobrang saludo po kami sa healthcare system ng Kuwait. Talagang napakabilis po ng kanilang responde. Within 5 to 10 minutes, nandyan na po sila agad. And sobrang kompleto po yung kanilang mga gamit sa loob ng ambulance. Meron na po silang ECG at i-measure na rin po nila yung auto-saturation. Yun. Siyempre, ang complaint ko po, nagkaroon po kasi ako ng right stabbing chest pain and nagraradiate siya hanggang likod. So, in-ECG po nila ako sa ambulance. Protocol po yun. Once na may nag-chest pain ka, talagang in-ECG ka. And, yun pa, may difficulty of breathing ako, nahirapan akong huminga. So, i-measure rin nila yung inyong O2 saturation. Ibig sabihin nun, tinitignan kung normal po ang oxygen sa inyong blood. So, normal po lahat. Yan, hindi na kami tumuloy sa hospital dahil wala pong taxi, hindi kami makakauwi, wala po kaming kakilala na pwedeng magsundo sa amin, kaya hindi na kami tumuloy. Eh medyo napaparanoid din ako kasi mga 3 days nang hindi nawawala yung chest pain ko. So, later on, yan, nakita niyo sa introduction, nagpunta na po kami ng hospital. Kasi syempre, diba, kung meron kang idea sa medical field, yan, medyo mas napaparanoid ka kasi iniisip mo na baka, kasi pag once na may asthma ka, pwede ka magkaroon ng mild pneumothorax or lung collapse. Ayan, napapaisip ka na po ng ganun. So, x-ray lang po ang makakapagpakita kung may damage ba yung lungs mo. So, yun. Thankfully po, ay wala. Ito po yung x-ray ko. Ayan, na-x-ray po ako sa Amiri Hospital. Ayan. Ang nakita lang po, kung hindi ka paso masyadong kita dito eh, puro hangin po. Ayan, iotot ko lang. Puro hangin pala. Kaya nagkakaroon ako ng chest pain. Pero kasi once na may asthma po kayo, talagang nagkakaroon po kayo ng heavy feeling sa inyong chest. Pero kasi sa right eh. Eh, pag nag-search ka, diba, about lung problem. Ay, mga asa ka, ang ingay. Ayun. Nagkakalang may lang problem. Ano ba 'yan? Hoy! Ingay. Tawag lang tawag 'tong mga 'to. So 'yun. Siguro po 'yung may mga asthma diyan tulad ko. 'Di ba ngayon may
may virus na yan, COVID nga. Kasi almost same po ng symptoms, pero wala pong fever ang asthma. So kung alam niyo pong dati na po kayong may asthma, wala naman po kayong fever, yan, wag po kayong matakot dahil talagang asthma lang po yan. Yan, pag may asthma ka, di ba, may dry cough ka, tapos heavy yung feeling mo sa, may heavy feeling sa chest or chest tightness, may shortness of breath or difficulty of breathing, and may dry cough ka, which is meron rin sa COVID, may dry cough, ganyan. Pero sa COVID po, may fever, may ubo, may sipon talaga, eh sa asthma wala naman po. So yun, ano po ba yung asthma? Yung asthma ay isa po siyang sakit na yung pong airway nyo ay sumisikip or lumiliit dahil parang defense mechanism na kasi yan ng katawan natin, di ba? Na once na may allergy ka na malamhap or may nag-trigger sa'yo, iba-iba po kasi ang trigger ng asthma. So once na may nag-trigger sa'yo, yung ating katawan, eh talaga, yung agad-agad niya na yan, pamamagain yung sa mga airway ng baga natin para mapigilan po yung pagpasok ng mga allergy, ng allergy po sa ating baga. Kaya, namamaga po siya, sumisikip, nagkakaroon ng mucus. Kaya po, imagine yung napakaliit na airway passage, yung airway passage na yon sa ating lungs, sumisikip. So, kaya po, nahihirapan po tayong huminga. Kaya, di ba, pag huminga yung may mga asthma, may wheezing sound. Kasi, konti-konti lang po yung pumapasok na oxygen sa ating baga. Kaya nagkakaroon po ng wheezing sound. Pero mas delikado po kung walang wheezing kasi hindi mo alam may pumapasok pa ba na oxygen sa iyong katawan, di ba? At least yung may wheezing, alam mo na meron, yun nga lang nahihirapan. So, yun po. Iba-iba po kasi ang triggers ng asthma. Meron pong mga yung pollution sa air. Meron pong mga yung kapag nag-change yung weather. Yung mga sa pet, di ba? Yung balahibo, yung pet danders, yan, and yung chemicals, and smoke, ganyan. So, ang nagtitrigger po sa asthma ko, iba-iba po kasi tayo, ako po, chemicals, more on pabango, mga chemicals po, yan, usok, yun po yung nagtitrigger sa akin. May aso po akong dalawa, ayan, hindi nyo makita, kung napapansin nyo sa mga vlog ko, pero hindi po ako ina-asthma sa aking mga aso. Pero nung nagkaroon po ako ng severe asthma attack, nagmask na lang din po ako para at least kahit hindi pa ako ina-asthma doon, 'di ba? Medyo may protection ka pa rin. Baka naman, 'di ba? So 'yun po. Ang mali po kasi ng may mga asthma, tulad ko, 'yan, naresetahan po ako dati ng inhaler po na dalawa. Yung combination ng steroid at ng bronchodilator. Kaso, meron din po akong rescue inhaler. Papakita ko sa inyo ito po. Ayan. Ito po yung combination na inhaler ko. Yung pangalan niya is Seretide. Yan, meron po siyang salmeterol at fluticasone. Yan, may dalawa po siya. Dalawa po yung laman nito. May steroid po na laman at meron ding bronchodilator. Yan. At ito naman, ito yung rescue inhaler ko, ito yung Ventolin. So ano po yung mali lagi ng mga may asthma? Kasi tulad ko po, since madali po akong nare-relieve dito po, yung symptoms ko, madali po akong nare-relieve ng Ventolin, salbutamol, hindi ko na po tinake itong Seretide ko. Kasi grabe po yung panginginig ko dito at palpitation. Kaya tinigil ko siya, every time na nagkakaroon ako ng asthma attack, ito po yung tinitake ko, which is mali. Sobrang mali po. Dapat po, lagi nyo pa rin pong ititake itong may steroid na to. Kasi, at prevention, pineprevent niya po yung asthma attack nyo. So, once na may nalanghap kayong trigger nyo, madalang po kayong magkakaroon ng asthma dahil na-prevent niya na po. At ito po ay para lang sa severe asthma attack. Once na nahirapan kayong huminga, ito, marirelieve po kayo agad. Unlike po nito, hindi po. Pineprevent niya lang po. Kumbaga, maintenance niyo po ito. Yan. So, ito, tinigil ko siya. Sobrang mali po yun. And,
ito pong Ventolin, yan, mga halos lahat ng Pilipino, mali po yung kanilang pananaw. Kasi, ang dami pong side effect nito, itong Ventolin na to. Kaya, mag-ingat po tayo sa kakatake ng Salbutamol Ventolin, yan. Kasi po, pwede pong, marami po siyang side effect, yan. Pwede kayo mag-tremors, palpitation, at lalong-lalo na po, bumaba yung potassium nyo. Yun po ang sobrang fatal, yung bababa po ang potassium nyo. Lahat po, halos po lahat ng pang-asma ay yung mga Ventolin po ay nakakababa po na potassium. So, pag bumaba po yung potassium level po natin, pwede po tayong malagay sa kapahamakan. Yan. Kasi, delikado po yun. So, yun po. Yung may mga asma po dyan, huwag nyo pong ititigil ang inyong inhaler na may dalawang klase. Yun. Kasi po, kung kayo ay nagkaroon ng asthma attack, kailangan nyo po ng inhaler na may steroid. Huwag po kayo matakot sa steroid kasi inhaled naman siya. So, pag once na in-inhale nyo siya, diretso siya sa inyong baga. Hindi siya systemic unlike sa mga prednisone na iniinom, diba? Systemic po yung effect. So, ang daming side effect. Ito po hindi po dahil diretso lang po siya sa baga. Yun. Hindi nyo po makokontrol ang inyong asthma sa Ventolin lang kasi ito po ay rescue inhaler. So, kailangan nyo po itong combination dahil yun, makokontrol nyo po and mape-prevent nyo yung asthma nyo. So, kailangan nyo po ito. Huwag nyo pong ititigil. Although, medyo mahal po siya itong Seretide. Meron, sabi si Doc Willie Ong, yung may mura daw yung Salmeflo ba yun? Hindi ko pa yun na-try. Pero yun, mas maganda yung may combination na lang. Combination na lang po. Ito po yung bago. Although meron rin po mga tinitake na inhaler na mga steroid lang. Ganyan, meron rin yung mga bronchodilator lang. Yan. Pero ito ang pinaka-the best po. Yung may steroid. So yun, para matanggal niya yung pamamaga sa inyong airway. And, yun, iwasan po natin yung ating mga triggers, yan, katulad sa akin. So, umiiwas po ako sa mga pabango, sa mga, kung nag-change po yung weather, mag-mask po kayo lagi. And, yung sobrang exercise din po, yan, nasobrahan din po kasi ako sa pag-tiktok, yan. Yan, kaya ito rin po yan. Kaya tumigil-tigil po yung mga may asthma dyan na sige TikTok, tumigil na po muna kayo at magpahinga po kayo. Yan, magpalakas po tayo ng katawan, lalong-lalo na ngayon na mayroon pong virus na bagong-bago at hanggang ngayon ay wala pang gamot. So, i-boost po natin yung mga immune system natin, yan, kayong mga may asthma. Exercise, pero yung mild lang po, yung sakto lang, yung hindi nyo ikakabuwis buhay. And, uminom po kayo lagi ng vitamins, kumain ng mga masasustansya like prutas, yan, mga green leafy vegetables, and matulog po tayo ng tamang oras and kompleto dapat, diba? At least 8 hours. So, yun, yun lang po yung experience namin. So, kung kayo po ay may nararamdaman or ano po na emergency, kung kayo po ay nasa Kuwait, yan, huwag po kayong matakot tumawag sa 112, napakabilis po ng kanilang pag-respond. Kaya, huwag po tayong matakot, maganda po ang healthcare system nila dito. So, hanggang dun lang po ang aking vlog. Yan po, ako'y magpapaalam na at magpapahinga, bawal magpagod. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!